10 laruan na itinagbabawal ng ibenta dahil ito ay napakadelikado. Mga laruan na masama sa mga bata. Ano-ano kaya ang mga laruan ito? At bakit ito ay pinagbawal ng laruin ng mga bata? Alright, kamusta mga kaibigan? Welcome sa Arvin Polo TV. Sa panahon natin ngayon ay marami ng mga nagsisilabasan na iba't ibang uri ng mga laruan. Ibang saya at ngiti din ang naidudulot nito sa bata kapag ang isa sa mga laruang pinapangarap nila ay nakukuha nila. Ikaw, nung bata ka, anong pinakapaborito mong naging laruan at bakit? Comment down below ang sagot mo para malaman din namin. At dahil nga mahal natin ang ating mga anak ay dapat bilang magulang ay maging mapanuri ka sa mga laruang binibili mo sa kanila. Pagkat kung minsan, ang mga laruan na dapat ay magpapasaya sa kanila ay maaari pala itong pumantok sa kapahamakan. Kaya naman sa video na ito, isamahan niyo akong alamin ang 10 laruan ay nagbabawal ng ibenta dahil ito ay napakadelikado sa tao at especially sa mga bata. At make sure din tapusin mo itong video na ito sapagkat baka mamaya ay nabili mo na pala ito sa anak mo o sa iyong alaga nang hindi mo namamalayan. Number 10, Atomic Energy Lab. Hilig ba ng anak mo ang pag-eeksperimento o pagtuklas ng mga bagay-bagay gamit ng laboratorio? Kung oo, ay mas mainam na hindi mo dapat ito ipagamit sa kanya. Noong mga taong 1950s, ay ang buong Amerika ay excited na makita ang kakaibang laruang ito. Isa itong kakaibang imbensyon at isa rin itong nuclear power na naghahati sa atom. Inintroduce ito sa merkado sa pangalang Gilbert 2U238 Atomic Energy Lab. At ang mga taon na rin na yon ay hinihikayat nila ang mga bata na makisali at bumili para daw matuto at ma-inspire sa science. At ang nagbigay buhay sa laruang ito ay si Alfred Carlton Gilbert at ang ngitiin niya kaya niya ito ginawa ay buksan ang isip ng mga bata sa pagtuklas ng mga bagay-bagay gamit ng siyensya. At dito nga sa inimbento niya ay naglalaman pala ito ng mga sample ng uranium. Ang uranium ay napakadelikado sapagkat dito nagmumula ang nakakalasong radiation. At dahil dito, kahit maikling panahon lang itong nilalaro ng bata, ay maaari itong magresulta sa kanya ng kapahamakan. At ang masakit pa dito, ay pwede rin itong magresulta ng cancer. At dahil nga napag-alaman na ng mga dalubhasa na napakadelikado nito, ay kagad nilang pinahinto ang paggawa ng mga ito. Number 9, Cabbage Box Snack Time Doll. Ang mga manika ay isa na sa pinakapaborito ng anak nating babae at kung minsan din ay tinuturing nila itong best friend. Pero sa manikang ito ay dapat lang na hindi mo ito ibigay sa iyong anak sapagkat ang manikang ito ay maganda lang sa pisikal pero hindi sa kaya nitong gawin sa anak mo. Pinapagana ng motor ang bibig ng manika na kung saan ay dinisenyo ito para kumain ng mga plastic na pagkain. At alam naman natin na basta nga bata ay lahat ng makita nila ay tama. Kaya naman, hindi malayong gawin nila ang ginagawa ng kanilang manika. At kung minsan din ang masakit dito ay pwede itong magresulta ng hindi inaasahang makain ng manikang ito ang buhok ng anak mo. At ang pinakamadala pa sa evil doll na ito ay wala itong switch na on and off kung saan ay pwede mo itong i-turn off sa oras ng emergency. At may ilang mga reklamo na nagsasabing may batang babae itong nabiktima. Nakalbo ang itaas na bahagi ng buhok ng bata at kung hindi pa ito agarang naalisan ng baterya ay marahil humantong pa ito sa matinding disgrasya. At dahil sa insidenteng iyon ay umani ng batikos ang kumpanyang gumawa dito. At sa kalaunan ay pinatigil na rin sa wakas ang paggawa ng mga manikang ito. Number 8, Snap Bracelets. Lahat ng makita ng mga bata na alam nila makulay at mukhang kaaya-ayang tignan ay kahit na hindi nila alam kung para saan, ituturo nila sa iyo ito para bilhin mo. At kung makita mo nga ito na suot-suot niya o di naman kaya ay nilalaro niya, ay kaagad mo itong kunin sa kanya. Pero bakit? Sapagkat isa itong bakal na bracelet na diretso mong makikita sa una. Pero kapag hinampas mo ng bahagya sa braso mo, ay kaagad itong maghuhugis bracelet. Ito rin ay nakabalot sa makulay na plastic at tela. Kaya talaga namang kaakit-akit ito para sa mga bata. Naging popular din ang bracelet na ito noon pang mga taong 1990s. Kalimitan makikita ito sa mga tindahan malapit sa mga paaralan. Pero ganun pa man sa kabila ng pagiging mabenta nito sa merkado ay pinatigil ang paggawa ng mga ito. Dahil ito sa matalim at matulis na bakal na nakapaloob dito na maaaring magresulta ng pagkasugat o pagkahiwa ng balat ng bata. Gawa lang ito sa kapirasong parte ng metal tapos binalutan lang ng tela o di naman kaya plastic. At dahil nga din dito ay maraming mga nabiktimang bata noon. At ang masakit dito ay malapit pa ito sa pulso. Kaya again, pag mapanuri ng gusto sa mga binibili nating laruan sa ating mga anak.
Number 7, darts. Sa sobrang mapanglikha noon ng mga tao ay nabuo ang ideyang ito. Isa itong laro na madalas mong makikita na nilalaro na nakakatanda. Pero mas ginawa itong kakaiba. Para nga naman pati mga bata ay may ganyo rin na laruin ito. Makikita ang nilagyan ito ng mabigat at patulis na bagay sa pinakadulo nito. At halatang halata naman na hindi ito pinag-isipan bago ito ilabas sa merkado. Una ay malaki ang chance nito na bulagin ito ang anak mo o kahit ang kalaro ng anak mo. At dahil pa dito ay marami ng mga naaksidenteng bata sa paggamit nito. At noon ng taon 1988 ay naging malaking usapin ito sa buong mundo. At dahil dito, nagpa siyang mga pamunuan noong December 19 na itigil na ang paggawa ng mga ito at hindi pa rito nagtatapos. Dahil maraming napahamak na aksidente at namatay dito ay ang kumpanyang darts ay pinagbayad sa lahat-lahat na naging danyos nito sa tao. Number 6, Terrific Rollers. Nung ito'y nilabas sa merkado noong taong 1964, ay kaagad itong umani ng samot-saring reklamo dahil ito ay merong plastic na mabilis matunaw kapag naiinitan o makaramdam ng mataas na temperatura. May naka-built-in dito na electrical na nagsisilbing power nito at may kakayahan itong uminit hanggang 300 degrees Fahrenheit o 149 degrees Celsius. At makikitang hindi compatible ang init na ibinibigay nito sa nakapaloob na plastic sa mga laruan na ito. At naging popular din ito di lang sa mga batang babae, kundi miski sa mga batang lalaki. Kaya mo ditong maghulma ng iba't ibang uri ng insekto o maging hayop. At kapag nahihulma mo na, isa ka mo naman ito ilalagay sa loob ng mainit na laruan. Ginagawa ito para maluto at para maging mas buhay o totoo ang mga hayop na ginawa mo. Pero ang aspetong ito ay napaka-delikado. Sapagkat habang naliluto ito, ay isa ka naman ito naglalabas ng mabahong kemikal na usok. At dahil dito, ay apektado ng gusto ang kalusugan ng mga batang susubukan laruin ito. At ito na nga ang naging basihan ng mga pamunuan para tuldukan ang paggawa ng mga ito. Number 5, Magnetics. Ang magnet ay talaga namang kamangha-mangha bilang sa ating mga bata pati sa ating mga nakakatanda. At kung minsan naman din, ang magnet ay nakakalibang paglaruan. Kaya naman noong mga taong 2004 ay ang kumpanyang Mega Bloks ay naglabas ng kakaibang magnetics. Isa itong laruan na magnetic plastic na kung saan ay binubuo ang loob nito ng maliliit na piraso ng mga magnet. Kaya naman, dahil ito'y magnet, ay pwede mo itong paghiwa-hiwalayin o pagpira-pirasuhin. Pero ang nakakalungkot dito ay kung lalaruin nga ito ng mga bata ay mga maliliit na piraso nito ay pwede nilang malunok. At kapag nalunok nga ito, ay ito'y magdudulot na napakalaking pinsala sa bata. Dahil may mekanisim ang magnet na wala sa ibang metal, may kakayahan itong pumaloob ng husto sa katawan mo at pwede rin nitong hilahin ng mga organs mo. At noong taong 2006 nga, ay humarap sa pagdinig ang Magnetic Company dahil ito sa 16 bata na disgrasya dito. At ang masakit pa, noong 2005 ay ang 2 years old na bata na si Baby Kenny Sweet ay binawiin ng buhay dahil siya ay nakalunok nito. Number 4, Austin Magic Pistol. Bilang isa akong batang 90s, ay isa na ata sa pinakapaborito kong laruan ay ang mga toy gun. Ikaw din ba? Bagamat sa bata ay cool ito, ay sa ating mga magulang ay isa itong alalahanin dahil iniisip nila ang kakahinatnan ng mga laruan na ito sa kanilang mga anak. Kaya nga noong 1940s ay ang Austin Magic Pistol ay nagsimulang inilabas sa merkado. Ang baril na ito ay naglalabas ng kakaibang putok dulot ng pinaghalong tubig at calcium carbide. At ang tubig nito at ang calcium carbide ay ang siyang tutulong magtulak sa bala nitong ping pong balls. At hindi nga iniisip ng mga manufacturers kung anong mangyayaring aksidente dito kapag ito itinira sa tao. At pwede rin itong gamitin sa paggawa ng krimen ng mga bayolenteng tao. At dahil nga dito ay ito'y mabilis ang pinatanggal sa merkado. Number 3, Clockers. Ang knockers, clockers at click legs ay gawa sa isang malaking acrylic balls at ang kalakip nito ay isang mabigat na string at ang ganitong laruan ay talagang dinisenyo para sa mag-isang naglalaro. Pero, paano nga ba talaga ito gamitin? Ang dalawang bolang ito ay kinakailangan mong pagsalubungin sa iisang direksyon at pagbabanggain mo sila gamit dapat ang mabilis mong kamay. At dahil nga sa mabilis ang kamay mo, ay sa hindi inaasahan na sa iba ito tatama. At ang sabi din sa mga reports ng ibang gumagamit nitong mga bata ay minsan tinatamaan sa mukha, sa mata, at kung minsan naman daw ay nakakabasag ng ngipin. At ang malala pa dito ay umihiwalay din minsan ang dalawang bola ng tali dahil yan para mandamay pa ito ng ibang tao o di naman kaya ibang bagay. Ipinatigil na ang paggawa nito noon pang taong 1985 dahil marami na itong reklamo. Number 2, Splash Blaster Hydro Rocket. Ang laruan naman na ito ay medyo kakaiba sa mga nauna
Isa itong iconic water splash na pwede rin maging water rocket. At para magamit mo ito ay kinakailangan mo ng presyo ng tubig sa bahay mo. Para nga naman ang sa ganun ay mas tumindi pa lalo ang lakas at taas ng lipad ng water rocket mo. Sa unang gamit ay nakakalibang ito at nakakatuwa itong laruin sa bahay. Pero ang masakit dito ay meron itong hatid na peligro sa mga tao. May mga nangyayaring insidente na habang ito'y pinapalipad gamit ng malakas na pressure ng tubig, ay aksidente naman itong pinabaling ng hangin sa kalagitnaan ng paglipad nito. Dahilan para maitamaan na ibang tao. Meron noon na 37 na tao na nag-report sa kumpanya na sinabi na tamaan sila ng mga rocket na ito. Dahilan para magresulta ito ng pagkasugat sa kanilang mga balat. At kung minsan naman daw, ito raw ay tumatama sa kanilang kotse. Kaya naman dahil sa mga reports na yon ay pinatigil na ang paggawa ng mga ito. Number 1, Aqua Dots. Ang siyensya mula noon hanggang ngayon ay walang tigil sa pagtuklas at pag-imbento ng iba't ibang laruan. May iba rito na ginagawa nila para makatulong sa edukasyon ng mga bata, pero hindi lahat ng mga imbensyon ay nakakatulong sa mga tao. Kaya naman noong 2007, ang kumpanyang Spin Master mula Toronto, Canada ay pinakilala ang Aqua Dots sa publiko. Isa itong laruan na may cute na lagayan at binubuo ito ng mga maliliit na beads sa loob. At ang malupit pa sa laruan na ito ay kapag nabasa ito ng tubig ay doon naman magre-react ang chemical dahilan para mabuo ito. At dahil nga sa pagiging high-tech nito at kakaiba sa ibang mga laruan ay ito'y pumatok sa mga tao. Pero lahat ito'y pinatigil sapagkat napag-alaman ng mga otoridad ng Chinese company na gumagawa ng mga ito na ang mga beads na binibenta nila ay meron palang nakakapinsalang chemical. Isang chemical na sa mga may taong may comatose lang ang dapat na gumagamit. Kaya sa pagkakataong yun ay pinatigil lang ang paggawa ng mga ito at kinumpis ka ang lahat ng mga natitirang produkto sa mga pamilihan. Once again, this is Arvin TV. Hindi lang ito basta ikinuwento. Ito din ay nagpapabago ng pananaw mo sa buhay. Thank you and see you on the next video.